Ayan ang pinakahihintay natin, lagot. Ayan ha, matindi to. Kowa nagsalita, lahat nabigla. VP Sara, resibo, pirmado, ko at Kimbo, nagulantang hiyana. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Naglabas po ang COA. Yan, si Sir Badong. Wala pong problema ang DepEd ni BP Sara pagdating po sa pera. Oh! Ayan ha! Wala pong problema ang DepEd sa COA, yung sa budget na inano ni BP Sara ha. COA na mismo ang nagsabi. Yan na yung hinihintay niyong sagot na lagi niyong itinatanong sa kanya. You may stop your... and question and answer portion. Ulitin ko po. Walang problema. Oh. Wala pong problema ang COA sa DepEd ni BP Sara. So, wala siyang ginagawang anomalya. Yun ang suma total ng sinasabi ng COA. Ayan ha. COA na mismo nagpapatunay, ha? Yan yung sinasabi ni BP Sara eh. Hindi niya na kailangan sumagot. Kung gusto nyo na may sumagot sa tanong nyo, bakit hindi COA ang inyong kausapin para mas malaman nyo ng 105%? Diba? Oh, ay, ano? Padung. Eh, nung sinalan yung DepEd, ang dami. Nasa utak lang po ng mga congressman ang problema sa DepEd. Yan po ang maliwanag, no? Naglabas yes. po ang COA ng unmodified COA na yan unmodified opinion yes sa 2023 audit. Ibig sabihin po niyang unmodified opinion wa, normal, walang ninakaw. Ulitin wala ko po, hindi magnanakaw ang mga Duterte, kaya wala silang masilip. Eh ba doon ano yung mga pinagsabi nila nung hearing nung DepEd? Sa utak lang po nila yan. Akala kasi nila diba? No? Akala nila katulad nila lahat ng mga opisyal. Yan. Ayun, 'di ba? Oh, congratulations sa to. COA. 'Di ba? Palakpakan natin yang COA. Oh. Ayan na, mismong COA na mismo ang nagpapatunay na walang kahit na anong anomalya na ginagawa si VP Sara sa DepEd. So, ngayon, yung mga sinasabi nila o ibinibintang kay VP Sara, sinagot na lahat yan ng COA ngayon. O ngayon, baka may masabi pa. Ay baka sabihin eh, hindi, sinagot lang nila. O ilabas nila, kailangan makita namin. Alam namin kapag may ganyang-ganyang usapan para makita namin. Alam nyo, sinasabi ko kahit 10 tama ang ginawa niya doon sa budget niya, kung dinala niya sa maganda, eh sigurado hahanap kayo ng 2 mali dyan. Bibigyan nyo ng kahulugan kasi ayaw nyong tapusin ang iringgihan nyo sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Diba? Hindi kailangan bumango ang pangalan ng taong yan. Kailangan eh, wala yan. Masira yan. Ganun eh. Diba? Kaya kahit ganyan na malamang ko, kahit sinabi na ng COA yan, hindi pa rin kayo makukumbinse. Pero alam nyo sa taong bayan na naniniwala kay VP Sara is nakukumbinsi na kami. Diba? COA na mismo ang nagsalita. Hindi na sa bibig ng galing ni VP Sara. Yan po ang katotohanan. Ako nakinig ako eh. Nakinig ako ng hearing ng OBP budget. Kaya hindi mo kami maluloko dito, Luis Tro. Hindi mo kami madadaan sa ala dilima mong estilo. Sabi niya, this is almost 65 million which were not properly liquidated with the COA. To the second concern, the lapses in inventory management, this is the same observation that we have had in budget of the Department of Education. Oh, palpakan na kagad. No? Kasi sinabi na ng COA, walang problema. Mamaya, talakayin natin. Hindi, kasi hinahanapan nga nila ng butas yan eh. How do we know that this is not really a case of ghost delivery? O, nag-iimbento ka na.
No? Kunwari, ghost nagtatanong delivery. Ka. Ghost delivery daw. O yan, yung pansarap. Okay, sagutin na kita. Sabi ng COA, nakinig ako eh. Sabi ng COA, itong mga pansarap, yung mga pandesal, Nutriban at kung ano paman, no? Dineliver yan, tinanggap ng mga principal yan at kung sino yung pinagbigyan. Yung mula dun sa pagde-deliver, Office of the Vice President, nireceive yan. Marurunong sila eh, pinareceive. Pero yung nagpinakain na sa bata, dun lang po may problema. Sabi ng COA, sa actual na activity, yung actual na pagpapakain. So nireceive po yan ni principal, nireceive ni barangay captain at kung sino man yung nagreceive. Ang nakalimutan lang po nila, yung nagpapakain na sila, hindi nila napapirma yung mga kumain. Mm. So mula po sa Office of the Vice President, wala pong problema. Mm. Di ba? Wala pong problema. Pinareceive nila eh. May problema yung nagreceive. Hindi natin alam kung kinain niya yung kinain niya yung mag-isa o. Ganun lang po yun. No? Wala pong issue. Pero ang malinaw talaga dyan is walang problema sa Office of the Vice President. Wala silang ginagawang anomalya. Ngayon, kung nailabas na yun, na-deliver na yun, nandoon na, problema na lang nila kung hindi nakarating yung mga Nutriban na yun. Kung sino yung kumain, yung mga panpan na yan. Diba? Basta yun, nailabas na. Baka pati yung ano, gusto nyo subaybayan din yung pag-deliver, pati yung pagkain ng mga panpan na yun, mga Nutriban man, yun, mga ganun. Gusto nyo subaybayan na rin para makasigurado kayo dyan. Hindi nga po notice of disallowance, masyado lang kayong advance eh. Ina-advance nyo lang. Nasa proseso pa lang yan, you know. Pinasasubmit pa lang sila. Nasaan yung mga pumirma, nasaan yung pirma ng mga kumain? Ay, kulang po ba? Normal lang po yan. No? Normal lang po na may nakakalimutan. Kaya nga may kuway. Para ipaalala sa'yo kung ano yung kulang mo. Kung kulang ka ng pirma rito. Hahanap lang po ng pirma. Ganun lang po yun. Hindi po malaking usapin yan. Ito po ang malaking usapin. Nakakatulong yung Vice President, lalapit sa kanila, no? Nagtayo po ng Vice President ng satellite office dahil lahat po ng naunang Vice President nasa Maynila lang po. Kailan lang po sila nakakatulong? Pag dumadayo. Ito po, regular na natutulungan ng Office of the Vice President ang iba't ibang rehiyon, 12 rehiyon. Okay, unang tanong. Nakakatulong ba yung Office of the Vice President? Opo, wala silang question. Malinaw. Nakakabigay ng burial, nakakabigay ng medical aid. So, walang nangyayaring pambubulsa. Yung katulad ng ibinibintang sa kanya na pambubulsa. Kasi, kung ganyan na sinasabi ng COA na tama naman lahat, wala namang problema na ginagawa si VP Sara, ang ibig sabihin, lahat ng mga napupunta sa kanya ay ibinibigay niya doon sa mga proyektong itinatatag niya. Diba? Malinis na malinis. Ito din yung isa na transparent gumalaw. Yung COA. Diba? Kasi syempre ito, alam naman na ganyan si VP Sara. Oh, kaaway ng administrasyon yan. O hindi pagkakaunawaan. Maaari din silang maging kasabwat o sirain din si VP Sara. Diba? Sabihin, mayroong ginawa o mayroong kulang, may ganyan, ganyan. Pero maganda yung ganun. Na talagang sila mismo ang nagsasabi na walang ginawa na anomalya si VP Sara. Diba? Sila na yung nagpatunay, naglabas na walang problema. So kayong mga nagtatanong ng hindi maganda kay VP Sara at nag-aakusa ng hindi maganda kay VP Sara, kayo ngayon ang may problema. Diba? Ngayon, paano nyo malulusutan yon? Alam natin, gagawa nyo ng paraan yon para malusutan. Kasi hindi naman kayo papayag, nagsusunugi na lang kayo ng ganun. Na mapapahiya kayo ng ganun-ganun na lang. Alam namin, expected na namin na taong bayan na meron kayong gagawin na counterpunch. Diba? Parang sa ipo eh. Nanonood ako ng ipong makunang sinayon. Kung meron kayong gagawing counterpunch sa ginagawa sa inyo ngayon. Eh, anong kuna-question nila? Eh, si Lenny, wala naman yan. Bakit ka meron? O, ikalawa nilang tanong, dyan sa Office of the Vice President. Ha? Tinanong nila, si Lenny, wala niyan. Bakit ikaw meron? Si Lenny, walang mga satellite offices. Bakit ka nag-satellite offices? Hindi po nila tinanong kung
Nakatulong ka ba talaga o hindi? Hindi po sila after dun. Galit nga sila eh. Pag nakakatulong yung Vice President, meaning, ang pakiramdam nila, boto to kay Sara Duterte. Hindi po nila dinideny na may nagawa. At dahil may ginawa, at dahil nakatulong sa mamamayan ng Vice President, imbis po na yung i-congratulate ng Congress na maayos, tanong, meron po bang problema? Kaya nga ito yung sinasabi ko eh. Kahit gumawa ng maganda si VP Sara, ay patuloy pa rin siyang babatuhin ng hindi maganda. Diba? Tatanggap siya ng ganun. Kasi nga syempre, lahat ng mga magagandang ginagawa niya sa taong bayan, sa kanyang mga ano, paglilingkod, is makakadagdag puntos yun eh. Yun ang alam nila ron. Makakadagdag puntos yun para kay VP Sara kung sakasakaling siya ay tatakbo bilang presidente sa 2028. Doon sila nakafocus eh, kung tutuusin. Kaya talaga si VP Sara is dinidikdik nila ng ganyan. Alam nila si VP Sara ay malakas sa pagka-presidente sa 2028. Pero kung yan nga, no, sinasabi ko, kung si VP Sara ay hindi malakas sa 2028 yan, hindi nila para pansinin yan. Diba? Hindi nila papansinin yan. Baka nga pag may pinasang ano yan, no? Proyekto, hinga ng budget, ipasa nila yan eh. Diba? Kasi, isipin nila, kahit naman may mga gawin yan, di naman mapapansin yan, di naman sikat yan eh. Pero eto, si VP Sara, may simpatya sa kanya yung mga tao. Number one sa survey. Ako naman to na nangangarap maging presidente. Tropa niyo ako. Eh, malakas to si Sara Duterte. Oh. Eh, pag ako nanalo, hayahay kayo dito. Pag si VP Sara nanalo, yari kayo. Tama, no? Ay, di ikaw na lang, Tams. Diba? So, para mawala yung simpatya ng mga tao sa kanya, kailangan is paggawan niyo siya ng mga issue na ipang na ikababagsak niya. Eh kaso hindi nga ganun ang nangyayari. Sa 10 ibinabato niyong mali, sa 10 pambibintang na ibinabato niyo kay VP Sara, yung mga paratang na ibinabato niyo, walang naniniwala. Siguro may naniniwala yung mga kabards nyo, mga kabarwo nyo. Diba? Pero ang daming taong bayan ang hindi naniniwala. Patuloy pa rin na nagbibigay simpatya kay VP Sara. Patuloy pa rin na pumapanig sa kanya. Diba? Halos hindi na ano, hindi na tumatalab yung ginagawa ninyo, pero patuloy nyo pa rin ginagawa. Imbis na si VP Sara ang masisira, kayo ang nasisira. Sa inyo nagagalit yung tao. Kasi ang mission nyo dyan is dapat magalit ang tao kay VP Sara. Kung palabasin kang masama, ang lumalabas, imbis na sa taong bayan, sa mata ng taong bayan, lumabas siyang masama, sa mata nyo lang. Lumalabas siyang masama, pero sa taong bayan, hindi lumalabas na masama sa mata nila si VP Sara. Kayo yung lumalabas na masama. Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na yan, walang mangyayari. Nagsasayang lang kayo ng oras sa ginagawa ninyo. Diba? Ngayon, kung meron kayong pangarap, natapatan kung ano ang ginagawa ni VP Sara, bakit ayaw nyo siyang gayahin? Bakit ayaw nyo siyang maglingkod katulad niya? Doon nyo ubusin ang termino nyo. Doon nyo ubusin ang oras nyo. Naresolbahin kung ano yung problema na nangyayari sa bansa natin. Hindi yung ganyan. Kasi lalo lang naiinis yung taong bayan eh. Diba? Alam ko, may mga distrito na nangangailangan ng serbisyo ninyo. Kaya nga kayo binoto eh. Hindi para tutukan nyo lang ang isang tao, isang pamilya. Dahil natatakot kayo na baka ito maupo. Kulang sa inyo kasi yung ano eh, yung pagtanggap ng mali. Diba? Yung taong nakakatulong, siya pa yung patuloy niyong pinapako sa krus. Yung problema sa pera, doon po sa mga social services, wala po. Ang pinoproblema po nilang pera, alam niyo kung saan? Yung pinoproblema nila, sa confidential fund doon 2022. Pero layo. Lahat po ng budget ng Vice President mula 2022
hanggang 2024, hindi po sila namumblema sa pagbibigay ng tulong. Hindi po nila pinoproblema nila, bakit daw namimigay ng tulong? Tingnan niyo po kung anong uri ng mga congressman tayo. Bakit namimigay ng tulong? Natural, may nangangailangan. Anong klaseng tanong ba yun? Bakit nagbibigay ng tulong? Anong gusto nyo? Hindi siya magbigay ng tulong? Ano nga namang klase yun, no? Sir Badong, no? Gara. Lingkod bayan po kayo. Diba? Ang tungkulin nyo, tulungan ng taong bayan, tulungan ng mga nangangailangan, kaya kayo nandiyadyaan. Ang pondong hawak-hawak nyo ay hindi po sa inyo kundi sa taong bayan. Kaya karapatan ng taong bayan na makamit naman nila yung kanilang pinaghihirapan na para maitulong sa kanila kung sila ay nangangailangan. Ngayon, kung merong proyekto para sa taong bayan na maganda, bakit hindi nyo gawin? Bakit hindi nyo pagtulong-tulungan? Tapos magsasalita kayo na, bakit kailangan tumulong? Bakit itinutulong? Namimigay nga lang ayuda, walang pandemic, walang kalamidad eh. Hindi nyo sinisita si BP Sara, sita kayo ng sita. Tumutulong yung Vice President, bakit ka namimigay ng tulong? Hindi naman trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong. Eh bakit? Trabaho din pala yung Speaker mamigay ng tulong! Sasabihin nyo, hindi naman trabaho ng Vice President magbigay ng tulong, eh bakit yung isa? Ano mga katunay? Diba? Tindi, no? Ngayon lang po tayo. Gumagawa ng matino ang Vice President. Hindi nagnanakaw. Alam niyo po ba kung may hint, meron lang silang hinuha na nagnakaw, yan po itatopic nila. Saan napunta to? Hindi po nila tinatopic yun. No, eh. Hindi po nila maitopic na binulsan niyo ba to? Bakit nawawala tong pera na to? Hindi po nila tinatopic yun. Ang tinatopic po nila, bakit ka tumutulong? Ikaw, Vice President, hinalal ka ng 32 million na tao, tapos tumutulong ka? Anong klase kang Vice President? Bakit? Sabi na nga ba, baliktad na kayo ng panahon eh. Kapag tumutulong ka, ikaw yung nagiging kontrabida eh. Kaya kailangan ngayon, pag naupo ko ngayon, magwaldas ka na lang. Mag-around the world ka, mag-shopping ka, mag-perya ka kung gusto mo. Diba? Sisko, kaya nagiging kawawa yung taong bayan dahil sa ganyang mga salita, sa ganyang paniniwala. Bakit kailangan mo tumulong, Vice President ka? Lahat kayo pwedeng tumulong. Dahil kaya kayo nandiyadyaan, magseserbisyo kayo sa taong bayan. Hello! Eh kung ayaw nyong tumulong, bakit nandiyadyaan kayo? Ay nako. Bakit marami ka natutulungan? Bakit ang liit lang ng budget mo? Ang dami mong natutulungan. Hindi po ba dapat dagdagan nyo yung budget kung nakakatulong? Oo. Dahil nakakatulong diba? Ka, masama sa amin yan. Kaya nga yung magandang project na isinusulong ni VP Sara, yung hinihinga niya ng budget, is hinaharang pa. Ayaw nila. Kasi nga makakadagdag puntos kay VP. Diba? Hindi ka dapat maging mabuti sa tingin ng mamamayan. Oo. Sinisiraan ka namin tapos nakakatulong ka? Anong klase ka, hindi ka kasama sa script? Tomo. Ang script namin, ikaw ay masamang tao, bratinela, kung saan-saan mo ginagamit yung pera. Pero dahil nakakatulong ka, no, natutulungan mo, babawasan namin ang budget mo, galit kami sa'yo. Bakit kayo galit? Eh, nakakatulong siya. Hindi namin makitaan ng butas. Diba? Wala po silang makitang butas. Doon sa mga loko-loko, hindi sila nagagalit, no? Sa mga loko-loko. Alam naman kasi nila yung tatak Duterte talaga eh. Kapag ang mga Duterte is nadyadyan, makabalik, maging presidente yan si VP Sara, alam nila kung ano magiging kapalaran nila. Diba? 6 na taon na naman tayong walang Korean.
Yung sinabi ni Sir Badong nun, yung magkano Korean? Oh, 6 na taon matatahimik na walang mga diskarteng mangyayari. Oh, di ba? Siyempre, kung alam nilang ganyan kahigpit ang Duterte, nako, harangin natin to, bawal to. Hindi pa pwedeng ganito. Di ba? Pero kung alam naman nila na all the way yung pa pwedeng maupo, oy, kukonsintin tayo nito, walang problema. Ay, mas gusto nila yan. Kaya nga kung sino pa yung walang niya, eh, doon pa sila pumapabor eh. Kung sino yung gumagawa ng maganda, mabuti, nakakatulong sa tao, yun ang hinaharang eh. Yun ang ayaw nila eh. Kaya ang bansa natin hindi na makakabangon to kapag ganyan ang nangyayari. Dahil kung meron silang makitang butas, sasabihin nila yan, eto nga, walang makita. Oh, sabi niyo, tama. How do we know that this is not really a case of goose delivery? Eh bakit hindi mo pagbintangan na goose delivery? Dahil wala kang ebidensya. Dahil na-deliver. Mm-hmm. Ah, na-deliver. Sinabi ng COA eh. Na-deliver. Lahat ng tulong ng BP Sara na itulong. Ay, bawal pala tumulong. Opo, bawal tumulong. Kasi nagmumukhang wala sa script. Ang script kasi nila, si BP Sara, Bratinela, corrupt. Si BP Sara, Bratinela, anak ng kriminal. Kriminal si BP Sara at corrupt. Totoo po, tignan niyo yung mga tanungan nila. Hmm. Si Lenny, wala namang office of, wala namang extension office. Magkano ginagastos mo sa extension? Wala namang si ginagawa yun. Mario Josef. Ginagawa lang nun, puro pambabatikos kay FPRRD hanggang 6 na taon. Oh, ano, di ba? Ay, mahal. Bakit yung office mo nasa doon sa maraming tao? Sabi ni Pusit. Ikaw ang mukhang pusit. Tawag-tawag ka ng pusit. Alam mo ba yung pusit? Ngayon lang ako nakita. Sabi daw ni Castro pag dumura, no? Tuloy mga itim na lumalabas. May nalalaman pa siyang ganun eh, no? Kinumpara pa si BP Sara sa pusit. Kasintisay ni BP Sara. Alam niyo yun, yung bobo sa pagtawag? Alimbawa tayo, pag sinabi nating Kimbo Tapia, okay, di ba? Dahil mukha siya Miss Tapia. Sasabihin mong pusit yung tisay? Kala ko mukhang tilapia. Ngayon lang po ako nakarinig na pusit yung tisay. Tisay na tisay si BP Sara eh. Tapos tatawagin yung pusit. Okay. Kailan po bawal na tumulong yung Vice President? Oh. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Si BP Lenny, papicture lang na papicture. Yun lang gusto nilang meron gawin. Meron naman tinutulong yung Sir Badong. Sir Badong naman eh. Yung lugaw. Diba? Pantawid gutom din yun. Ang ating Vice President. Yung Vice President na tumutulong. Mm. No? Yung Vice President na lahat ng pondo binabalik sa tao. Ayaw nila nun. Mm. Ayaw nila. Ang gusto nila, tanggalan ng budget. Bakit tatanggalan? Ay, tumutulong. No. Bad! Tumutulong, tatanggalan ng budget. Oo, dapat. Yung mga tao sa Davao City, yung mga tao sa iba't ibang rehiyon, dapat hindi nakakatulong yung Vice President. Mm. Ganun pala yun. Kaya babawasan namin. Dahil magaling kang animal ka, magaling kang Vice President ka, natatabunan kami, babawasan namin yung budget mo. Magaling kang animal ka, natatabunan kami, at baka maging presidente ka pa, yari kami. Dugtungan mo yung Sir Badong. Kulang. Ng 1.293, titirang ka lang namin ng 700 million lang. Mm-hmm. Tindi, no? Idadagdag kawawa namin yan talaga sa ayuda. Kawawa talaga si BP Sara dito, no? Talagang lahat ng proyekto niya, nais talaga nilang mawala ng pondo. Diba? Para hindi siya makakilos. Para wala siyang maitulong sa mga tao. Ngayon, syempre, ito, may mga nababalitaan tayo, mga taong bayan, ulitin ko, may mga nababalitaan tayo na handa naman mag-ambag-ambag para kay VP Sara. O, pero wag naman sana dumating na sa puntong ganun. Diba? Kasi masyado nang nabubutasan yung mga taong humahawak ng budget eh. Diba? Sana naman, dito naman, na nabibisto kayo, nabubulilyaso, is gawin nyo na kung ano yung tama. Diba? Baka sakaling bumango pa pangalan nyo. Diba? Kasi hanggat ginigipit nyo siya, oo, sige, nagigipit nyo siya, pero kayo din.
Di ba? Nasisira yung pangalan nyo. Kayo din ang nagsasuffer, hindi si VP Sara. Di ba? Sa ginagawa niyong panggigipit para ibaba siya, pabagsakin siya, kayo yung bumabagsak. Nagba-bounce back sa inyo para siyang nagiging isang karma. Di ba? Ang hirap kasing patamaan ng isang tao na wala namang ginagawang anomalya. Yung wala naman talagang ginagawang kalukuhan sa serbisyo niya. Ang hirap hanapan ng butas yun. Kaya nangyayari, bintang kayo ng bintang na wala lumalabas na ebidensya. Puro hearsay-hearsay lang yung sinasabi nyo. Samantalang si VP Sara, may mga resibo nga naman yung nilalabas niya. Yuda pa rin, 600 billion na. Baka mabalauyukan na kayo niyan. 600 billion na yung ayuda ninyo. Idadagdag nyo pa yung 1.1 billion. 601 billion na. Mm. Grabe naman. Sugapa ang tawag niyan. Ang tawag niyan, sugapa. Mga sugapa kayo. So, natating natong haya ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natong haya natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natong haya at binigyan ng reaksyon ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.